Idol madla nakakahanga, may mga hawak gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging pumakarera. For today's video mga kalapatids, ito medyo napagod nga tayo ngayong araw dahil ginagawa namin nila Tatay Madla itong ating look. So kita nyo ito, may natagdag na na bakal dito para dun sa loop natin. Ito gagamitin to para dun sa magiging bilaran kasi sa taas eh. Tatapat dito yan. Magkakaroon ng bilaran dito sa side na to. Ayan, nakita nyo to. Ayan, magkakaroon ng bilaran dito sa tapat na yan. So bali yung bilaran natin sa taas na yun, eh ma-extend yan mula dun sa may nakalagay na mating na yan hanggang dito. Ma-extend dito yan mga kalapatids. So lalaki yung bilaran natin. Kaya ito kailangan tibayan. Nadamihan ng bakal. Ito nagdagdagan na nga ng ilan to ito. Nagdagdagan na nito. Tapos pinantarangan ko na rin niya na epoxy primer. Kasi parang di nakalaway. Ngayon pati dun. So buong section na to. Tapos ito yung magiging saig niyan. Ito. Alam ko hanggang dito saig niyan eh. Ayan o. So ayan yung ano, buhangin. Ayan. Natapos na lang yan. So ano na lang to. Flooring na lang. Tapos yung bakal sa ilalim. Tapos mating eh. May mating na rin kasi dun sa kabila. Ayan o. So bumili na kami. Hindi ko alam kung ano size ng mating na yan, pero mahaba eh. So magbula yan doon hanggang sa dulo. Mahabang mating. Binili na namin ng tiles. So tatiles natin buong saig na to sa Dream Loft, lahat na yan. Naka tiles hanggang doon sa dulo. So para yung poops. Pero nakapaslide dyan. Isang side lang puputan. Saka para madaling linisin, kaya tiles yan. So yung nabili nating tiles, nandito yung nabili natin eh. Gawin natin. Nandito sa may harapan. So inabot din tayo ng magkano ba inabot? 15K sa tiles pa lang. Sa natin yung ilaw dito mga kalapatids. So 15K yung tiles na nabili natin. Ito yung nabili natin na tiles. Kala ito ilalagay sa sahig. Ito naman sahig din yan. Yan kasi pareho lang eh. So hindi ko lang kung ano size na ito eh, pero pahaba siya eh. No? Kasi ito pure white. May pure white naman tayo dito. Yung ganito naman pure white, ito yung pang sidings. Kasi pati gilid eh. Meron, pati gilid yan. Kompleto na to mga kalapatids. May mga pasobra na rin yan. Ipeber na may mabasag. So, 1, 2, 3, 4. Ayan, dami niya. Nasa 300 pieces to mahigit eh. Kaya, nakasampung balik yata yung di-deliver niya bago na agala. Ayan, tinanggal natin mga kalapatids. So, ayan, inalis na natin dito kasi nakakalat na nakaraan. Pinwesto na natin dito. So, ayan, alagang 15K yan na tiles para dun sa loft natin. Tapos kaya dito to, maluwag na rin dito. Ayan, maganda na pwesto natin. Teka, nakakalat pa yung lamesa dito. Ito yung pinintraan namin nung kanina. Ayan mga kalapatids, ito. Yung mating. Yan, hindi siya ganun kakapal. Saktuhan lang. Hindi ko alam kung anong size na ito eh. Pero okay na rin to kasi panggilid lang naman to. Matigas din. Saka makapal-kapal na rin. Ayan, panggilid lang to hanggang dun sa kabila. Ayan, mahaba yan. Okay ba hanggang dun? Mula dyan hanggang dun. Hindi ko alam ang size eh. Di ba yung karaniwan, yung 4x8 lang. Ito hindi, iba to, mahaba yan. Hanggang dun. So, gagamitin yan para dito sa palibot. Kasi mating lang gagamitin natin yan sa labas. Ayusin na lang yung design. Mas maganda pa rin talaga yun dun sa taas. Pero ayusin natin ito, subukan natin mapaganda yan. Tapos kanina pala, ayan, nag-inis kami dun sa taas. Kasi may gagawin din pala tayo kay Taiwan. Saka meron tayong mga bisita sa darating na araw. Tara kaya tayo. Titingnan ko kung saan magandang ilagay yung alarm na bibiliin ko. So, bibili tayo ng alarm yung kapag ka, kumalampag sana dito. Ayan, kunyari. Kumalampag dito sa taas yan. Ayun, gumanon. E bigla mag-a-alarm dito sa itaas natin. So, ang hinahanap kong alarm is yung mahina lang yung tunog. Yung kunyari, nag-landing na yung ibon natin dyan sa pinaka-landing board natin. Bilang tweet-tweet. Parang gano'n lang. Parang sa kotse lang yung pagka pinadum yung remote. Parang gano'n. Ang nakikita ko kasi mga alarm is malalakas yung mga tunog. So, kailangan natin yung sakto lang yung lakas ng tunog, tapos yung naiba-iba yung sounds, gano'n. So, naghahanap pa ako. Meron din kasi, yung iba naman, parang laser sila, na kapag nadaanan yung laser na yun na guhit, eh biglang tutunog naman, meron gano'n din. So, maraming klase ng alarm. Gusto ko may alarm eh, para kahit nasa taas ako, pagka narinig ko, tweet-tweet, gano'n, sabihin, may ibon na, may kalapati na dito sa baba. Kasi baka minsan, hindi ko napansin na lingat tayo, kaya buhaba ako, biglang dumating, di ba? So, bibilan natin tong Dream Loft natin. So, ito nga pala yung mga ibon natin yan, yung mga YB. Mapapansin nyo, konti na lang yung ibon dito sa ating YB section kasi yung iba dyan nasa labas. So, nag-ideal ngayon si Madlato. Kaya, yan lang ang nakikita nyong ibon. Ayan, medyo na general cleaning din tayo ng konti. Ayan, kaya medyo kuminis yung loft natin. Ayan, nilinis natin. Pati yung sahig yan, malinis mga kalapatid. So,
Konting poops lang makikita nyo. Dito rin, dilinis natin. Ayan o. Kaya wala rin nakikitang masyadong poops. Naglinis tayo kasi may mga bisita tayo sa darating na araw. Abangan nyo yung mga bisita natin na yan dito sa bahay ito. May nakakwarantin din tayong dalawa dito for observation. Itong dalawa nating ibon. Dito naman sa kabila, ito yung mga ibon naman natin dito. Hen section. Tatlo lang yan. Dito sa kabila, yung cock section naman. Tatlo lang din. Ayan o. So ayun si Taiwan. Na medyo loko-loko. Mukhang hindi natin masasali ito mga kalapatid kasi nagpapasaway dito sa look. So mukhang ibabawas natin si Taiwan sa next na labanan. Ayan si Taiwan mga kalapatid. So bahala ko na ibawas sa next na labanan itong si Taiwan. So wala, hindi na natin siya ilalaban ni Pepper. Hindi ko alam kung ano gagawin natin dito kay Taiwan mga kalapatid. Comment kayo kung ano magandang gawin dito kay Taiwan. Ayan, kasi medyo may pagpasaway siya. So hindi natin siya masasama dun sa lineup natin sa darating na Martes. Kasi magtotos na kami sa Martes eh. Hindi na natin siya masasama dun. So minus 1 tayo. So sabi ko dati, 7 yata. So magiging 6 na lang. Ito yung mga lineup natin. Ayan, yung dalawa. Yung blue bar, saka yung pula. Ayan, yan ang lalaban natin na panibago dito sa Dream Loop. Ayan, ganda dito sa Dream Loop natin. Napaka-aliwalas, lalo kahit na gabi. Kita nyo, kitang-kita natin mga warriors natin dito. Ayan o, kasi may pa-hotel tayo na ilaw. Tapos dito, maaliwalas. Wala na rin mga alikabok yung ano natin ha. Jealousy, yung jealousy natin. Linis natin ganun yan. Linis lang yung madlato. Pati yung sahig dito, wala na rin mga dumi. Ito, minap na rin yung madlato yan. Dito rin, minap. Ayan, pati yung mga sulok-sulok, wala. Wala nang dumi-dumi yan kasi nilinis talaga namin. Ginudgood namin lahat yan eh. Ang linis, kaya kahit na mahiga ako ngayong araw na to dito, pwede. Ayan, tapos doon sa kabila, kita nyo, malinis na malinis din, oh. Lahat siya, wala na kayo makikita masyadong alikabok. Nilinis talaga namin yan, mga kalapatid. All around clean. Okay, yung mga ibon natin dito. Sa kabila, ito mga YB, ano. Kaya nakikita nyo, may ibon na lumulusot doon. Sa may baba. Kasi yung mga nasusubuan na doon din yan nilalagay sa kabila. Ayan, yun, nakabukasin yung pinto dito. So kahit na ganito, nakabukas yung mga pinto natin, ay bintana natin para presko yung hangin. Ayan, nakita tayo sa taas. Magliligpit din pala tayo dito sa taas mga kalapatids. Kasi nga, may mga bisita tayong parating. So, kailangan malinis yung loft natin. Ito, tatanggalin natin yung mga kalat na nandun sa loob. Ayan, no? May mga ano kasi, may mga nakakalat sa loob. So, lilinisin natin mamaya. May nakalagay kasi ano eh, tarapal. Ayan. Kasi grabe yung lakas ng nakaraang araw. Ayan, nilagyan na natin ng tarapal. Tapos dito, sasarad din natin to, lalagyan natin antay pusa. Baka makapasok na naman yung pusa dito. So ito yung view natin sa taas. Ayan, so dito pala makikita na natin yung mga bisita natin na paparating sa sulod na araw. Ayan, dun sa side na yun makikita natin sila pag paparating na sila. Yung kabila hindi na natin gano'n nalinis kasi wala na tayong oras para malinis yung old loop kasi malapit na dumating yung mga ibon natin sa susunod na araw din. Darating na yung mga ibon, bukas darating na yung ibon natin. So wala nga, ano na tayo prepared. Tapos naubos na rin yung mga ano natin, mga bibi. Ayan, binawasan na natin yung mga bibi natin mga kalapatid. Kaya kita nyo, dalawang hen na lang yan yung bibi. Dalawang hen. Tapos tinira natin yung dalawang kak na itik, saka isang hen na itik. So, bali lima na lang yung ating mga ano, parang ano dito, duck. Lima na lang sila. Sila na yung kukross natin. Eto, meron pa pala. Dalawa yung bitik kasi ang liitlog to hanggang yung meatlog pa eh. 4 years na umiitlog pa. Kaya tinira natin yung dalawa na yan. Tapos manok, nagbawas din tayo ng isa. So bali, ang total nabawasan tayo halos ng ano? Ilang alaga na bawas nun? 6, 7. Binawasan natin ng 7 yung alaga natin kasi medyo mabigat din sa patoka. Para mga tipid-tipid tayo sa feeds. Yeah. Kasi medyo mahal din yung nabibili natin feeds eh. Kaya nagbawas-bawas muna tayo. So abangan nyo yung mga next update natin doon kay Taiwan. Abangan ko yung mga comment nyo kung ano magandang gawin doon sa Taiwan bird natin. Kasi hindi na natin siya malalaban. Tapos medyo nagpapasaway pa siya dito sa loob. Ang hirap niya papasukin. So yun muna mga kalapatids. Para sa araw na to, like, share, subscribe. Ingat! Siya ay kalapatistang napakadaling na kinakilala.